Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pasensya na po, Ma'am Eloisa. Hanggang ngayon, hindi pa rin po bumabalik si Ma'am RV mula sa bakasyon nila. Humawak si Eloisa sa railing ng veranda ng suite nila sa kwartong inuokupa niya sa cruise ship. Ano mang oras, ay aalis na sila mula sa international port. Pero wala ro ang isip niya dahil inaalala niya ang nakababatang kapatid na si RV na nasa Pilipinas. Kailan bang balik nila ni Moises? Hindi po sinabi, Ma'am. Nakuha nga po, nag-enjoy sila doon sa bukid noon. Sariwa po kasing hangin doon. Parang ayaw niyang maniwala na ma-enjoy ng half-brother niyang si Moises o ng asawa nitong si Miranda ang pagbabakasyon sa probinsya. At ni hindi rin niya alam kung bakit isinama ng mga ito si RV. Okay lang ba si RV? Wala ba siyang sakit? Paniniyak niya sa katulong. Nang huli silang magkita ni RV noong graduation niya sa Michigan, ay namumutla ito at parang laging sumasakit ang ulo. Ang sabi nito, baka dahil lang sa period nito dahil nagdadala na ito. Pero ibang hinala niya. Hindi niya maiwasang mag-alala ngayong malayo siya rito. Nakiusap siya kay Moises na ipa-check up si RV, pero ang sabi nito ay wala naman daw sakit ito. Wala po, Ma'am. Sige, basta kapag dumating na sila, tawagan o i-text mo lang ako. Huwag mong kalilimutan o wala kang pasalubong sa akin. Opo, Ma'am. At kung ano man ang mangyari dyan, ipaalam mo sa akin. Nagpaalam na siya rito pagkatapos. Mahabang sandali niyang tinitikan ng malawak na dagat. Gustong-gusto na niyang makitang nakababatang kapatid. Malapit siya rito at kahit 9 years ang agap nila ng edad, pangarap nito maging balerina. Kaya sinusulit niya noon ang bawat bakasyon para makasamang kapatid. Masama ang loob niya sa kanilang ama dahil masyadong malayo siya sa pinag-aral samantalang kailangan siya ni RV. Inihanda kasi siya nito sa pagtulong sa pamamalakad ng SLX style. Tiniis din niyang huwag tumigil sa pag-aaral kahit nang mamatay ang papa nila ng nakaraang taon. Isang taon lang naman at gagraduate na siya. At ngayong graduate na siya, iikot na sa Pilipinas ang buong buhay niya. Kailangan niyang tapusin ang cruise na iyon. Pagpasok niya sa kwarto ay nagulantang siya nang makita kung gano'ng kugulo ang paligid. Nakahamba lang ang mga damit kung saan-saan at nag-aagawan sa isang nightgown ang kambal na sina Agu at Mendita. Sa akin to, itong isusuot ko sa welcome party. Ako magsusuot nito, dinatuka siya sa'yo dahil tumaba ka na. Ikaw ang tumaba, di dahil kambal tayo, pakiramdam mo ay babagayin ka ng damit na to. Akin to, akin. Bitawan ka ninyo yan. Damit lang pinag-aawayan pa ninyo para kayo mga bata. Marami naman kayong damit, ah. Isa-isa niyang dinampot ang mga damit. Umayos nga kayo. Kaklase niya ang mga ito sa boarding school. Ipinatapot ang mga ito para sa amang congressman para daw maturuan ng grace, poise at tamang asal. Ilang beses pang naparusahan ang kambal nung nasa boarding school dahil sa pakikipag-away. Subalit kahit ayaw sa mga ito ng ilang kaklase niya, ay nakasundo niya ang mga ito. They were a breath of fresh air. Kaya kahit nang makagraduate sila sa boarding school at nagpatuloy ng pag-aaral sa magkakaibang universidad, ay hindi nawala ang komunikasyon niya sa mga ito. And she treasured them as her friends, no matter how insane they were. Ayaw sana niya dahil gusto na niyang sa Pilipinas na dumiretso para simasimulan ng trabaho sa kumpanya. Sino mas bagay sa amin na magsuot nito? Wala. Wala pagbabagayan yan. Kapag di kayo tumigil, di na ako sasama rito. Tutuloy na ako sa Pilipinas. Ayos na po. Ano ba problema mo at parang nasa kabilang dagat ang isip mo? Hindi ko pa rin makontak si Moises. Hindi raw alam sa bahay kung kailan sila babalik. Gusto ko lang naman makausap si RV. Masyado kang maraming iniisip. Kuya mo na mismo nagsabi na magbakasyon ka muna at mag-relax. Hayaan mong gawin din yun ni RV. So, let's enjoy and have fun. Meet some boys. Boys? Oo, kailangan mo ng spice sa boring mabuhay. Niminsan hindi ka pa nagka-crush man lang. Wala ka nang naisip kundi ang kumpanya ninyo. I'm sure, hindi mo pinangarap na pakasalan ang kumpanya ninyo. Nako, sige na, mamili lang kayo ng damit dyan. Huwag na ninyo akong intindihin. Mukhang alam namin kung kanino babagay ang dress sa pinag-aaway namin kanina.
Pagkatapos ay sa kanya natuon ang mga pansin nito. Gusto nang burahin ni Eloisa ang mukha niya nang makitang refleksyon niya sa salamin. Pagkakakapal-kapal na makeup niya, ni hindi na niya makilalang sarili. Let's go, Eloisa. Perfect ka na. You can't expect me to parade outside looking like a harlot. Baka may pumikap sa akin dyan na kung sinong lalaki. Good. Iyon talagang purpose ng damit na iyan. Huwag kang pa-virgin, di ka magmamadre, at huwag mong bulukin ang kagandahan mo. Magmumukha kang yaya namin. Gusto mo yun? Napilitan siyang sumunod sa mga ito. Aaminin niyang konserbatibo ang taste niya sa pananamit. Sa ngayon, wala pang puwang ang mga lalaki, pakikipag-date o pakikipag-nobyo. Priority niya ang negosyo niya ng kanilang pamilya. Naghihintay ang lahat sa paglayag ng Pearl of the Orient Seas. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa panahon ng Kastila kung saan namamayani sa mga kagaratan ng Spanish galleons. Mas ma-appreciate sana niya iyon kung walang mga mata ng kalalakihan na nakasunod sa kanya. Sino bang pipiliin mong kadate para sa welcome party mamaya? Si Eric or Patrick? Iyan na ang tanong ko. Sino sa kanilang ide-date ko? Gusto ninyo mag-switch mamaya, no? Not bad, right? Hindi kami mahihirapang mamili sa kanilang dalawa. May experience pa naming makadate sila. That's one of the privileges of having a twin sister. May napili ka na bang date? Bien is handsome. Ani Bandita. I don't like blondes. Marius, perhaps? Pareho lang silang mas maputi pa sa akin. Pareho din silang blonde. Gusto ko nang i-enjoy ang barko kaysa sa mga lalaki, okay? Nalulunod na siya sa hangin sa deck. Maingay na rin doon. Pupunta muna ako sa mini museum. Bahala ka? Boring doon. Nagkibit-malikat lang siya at iniwan ang mga ito. Pasimple niyang inintian ang mga kasalubong niya habang mapunta sa mini museum. Mas relax ang atmosphere sa ibang parte ng barko kaysa sa deck kung saan humahangos ang lahat ng mga tao. She was really impressed by the interior of the ship. Naintriga rin siya sa mga paintings na nakasabit sa hallway. Each painting was more interesting than the first one. She would ask regarding the artist at the reception later on. Gusto rin niya iyon para kay Arby. Sa batang edad ay interesado rin sa art ng kapatid niya. Tinitingnan niya ang isang watercolor painting nang mabulabog ang katahimikan niya ng iyak ng isang babae at sigaw ng isang lalaki. Sir, please, don't do this to me. Baka po pwede natin pag-usapan ito. Wala na tayong pag-uusapan. I said, you're fired. Kumunot ang noon niya. Ano bang klaseng lalaki ito? Kailangan ba nitong iladlad sa harap ng ibang taong pagpapalayas ito sa empleyado? You are unprofessional. Isang linggo ka pa lang sa akin, but you nearly cost me a deal. Schedule ko, hindi mo mailagay ng tama. And what? Sinigawan mo pa ang pinsan ko at sinabihang huwag nang tatawag sa akin. His voice was smooth yet authoritative. Gusto niyang makisampit siya sa babae, pero hindi niya alam kung bakit naakit siya sa boses ng lalaki. His features were assertive. Matangkad ito at kung anong dahilan nito sa sarili ay parang pag-aaring itong mundo. Akala ko po kasi isa siya sa mga babaeng naghahabol sa inyo. Sinubukan ko lang kayong protektahan, sir. Protektahan? Or you want me for yourself? Kasalanan ko bang mahalin kayo? Ayokong malayo sa inyo, Sir Daniel. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Huwag lang ninyo ako sasantihin. Kung gusto nyo halikan ko sa patis nyo, gagawin ko. Nahigit niya ang kanyang hininga. Baliw pang babaeng ito? Magpapakababa ito para sa isang lalaki? Nanindig ang balahibo niya nang dahan-dahang lumapit ang mga labi ng babae sa sapatos ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya. The nerve of the man. Bakit ito hayaan ng isang babae na halikan itong sapatos? That was unacceptable. Masyado itong malupit. Hindi niya ito papayagan. Huwag mong gawin yan. Gulat na nilingon ni si Eloisa ng mayabang na lalaki. Miss, hindi mo dapat ginagawa ito. Bakit ka nagpapakababa ng gusto para sa lalaking iyan? No man is worth it. Miss, ano bang... Tumayo siya sa paggitan ng lalaki at ng babae. Naalala niya ang pangalan nito. Daniel, parang mas bagay dito ang Diablo. Well, he was a handsome devil. Mister, hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Sinisanti mo na nga siya. Gusto mo pang halikan niya sa patos mo? Masyado kang malupit. Wala kang puso. Thanks for the comment, miss. Now, if you'll excuse me. Nagulat siya. Inaasahan niyang dedepansahan itong sarili o kaya itataboy siya.
Hey, yan lang masasabihin mo. Hindi pa ako tapos sa iyo. Sir, please, bigyan po ninyo ako ng isang chance. I will be good. Iisipin ko ng mabuting trabaho ko. Huwag lang ninyo akong hayaang lumayo sa inyo. Mahal ko kayo. Magsisilbihan ko kayo kahit hindi nyo ako bayaran. It's useless, Miss Romero. What I need is a secretary who can perform well, not a starry-eyed woman who wants to be my slave. Magpapadala ako ng tutulong sa'yo para i-impake mga gamit mo. You have 20 minutes to disembark this ship. May tao na sa airport na magbibigay ng ticket mo pabalik sa Pilipinas. Kunin mo sa opisina bukas din ang 2 weeks severance pay mo. Goodbye, Miss Romero. Sir, Miss, okay ka lang? Ang yabang ng lalaking yun, akala mo kung sino? Ikaw ang akala mo kung sino? Singhal na babae sa kanya. Anong... Si Daniel Montenegro ang sinagot-sagot mo kanina? Sino ba siya? Artista ba siya? Importanteng tao? Bakit naman siya mangingiming sagutin ng Daniel Montenegro na iyon? Kuumasta siya, parang pag-aari niyang lugar na to. Pag-aari niyang barkong ito, Miss. Oh, that explained it. The man was gorgeous and ultra-rich, kaya pala madali lang dito na ipagtabuhin ng isang ordinaryong sekretarya. Pero hindi kanya dapat tratuhin ng parang basahan. Mas gusto ko na tratuhin niya akong parang basahan kaysa mawala ako sa buhay niya. Mahal ko na siya nung unang beses pa lang kami magkita, at kahit na temporary secretary lang niya ako, akong pinakamasaya babae sa mundo. Masaya na akong ipinagtimpla siya ng kape at tawagin niya ang pangalan ko. Kahit nagalit siya, tatanggapin ko lahat. You don't deserve that kind of man. Parang wala sa itsura niya ang kayang magmahal. Makakaharap ka pa ng bagong trabaho. Makakaharap ka rin ng lalaki magmamahal sa'yo. Hindi mo kailangang magpakahibang sa kanya. Tumahimik ka nga. Si Sir Daniel ang gusto ko at kasalanan mong lahat. Kung hindi sana nakialam, sana pinakinggan niya ang pakiusap ko. Sana binigyan pa niya ako ng pagkakataon para mahalin siya. Wala na yun. Wala na. Kung sisisihin siya nito dahil nawalan ito ng trabaho, baka tanggapin pa niya. Pero wala itong bukang bibi kundi si Daniel at ang pagmamahal nito sa lalaking iyon. The woman looked more and more crazy each passing moment. Look, I'm sorry pero... Pakialamera ka kasi, kunwari ka pang concert sa akin pero ang totoo, sinadya mo rin yun. What? Bakit ka naman gagawin yun? Dahil gusto mong maagaw si Daniel sa akin. Why would I do that? Hindi ko nga siya kilala, ni hindi ko nga kayo kilala. Tandaan mo, sa akin lang si Daniel, hindi mo siya maagaw sa akin. Hindi siya makagalaw sa akin na tatayuan hanggang makaalis sa babae. Aanin naman niya ang Daniel Montenegro na iyon na gwapo nga at mayaman pero masama naman ang ugali. Definitely not her type. Nasa na ba kasi ang mini museum na iyon? Sana hindi na niya makita pa si Daniel Montenegro. Magkasalubong ang mga kilay ni Eloisa habang pinapanood ang comedy film ni Bruce Almighty sa Netflix. Kanina ka pa namin hinahanap, di ka na bumalik sa deck. Ang dami naming nakilalang gwapo. Nag-ikot-ikot ako sa barko. Ang totoo ay bumalik agad siya sa kwarto. Nang makarating siya sa mini museum kanina ay nawalan na rin siya ng ganang mag-ikot. Nakakapraning pero sinusundan siya ng maiitim na mga mata nito. Kaya bumalik siya sa kwarto at nanood ng comedy film. May natagpuan ka bang gwapo? Wala. May isang lalaki lang na nuknuka ng yabang. Grabe, kung nandun lang kayo, maawa kayo sa babaeng sinethati niya dahil lang mahal siya. Akala mo kung sino siya dahil lang siya ang may-ari ng parkong ito? Aba? A pirate lord. Sino sa apat na pirate lords ang nakita mo? Daniel Montenegro. Ang impactong yun. Daniel Montenegro? Nandito siya? Kung makatikili kayo, parang artista siya. Hindi mo pa alam na kaya kami nandito ay para sa kanya. Kung may lalaki kaming pipikutin, siya na ang number one sa list. Wala na siyang sekretarya, pwede ako mag-apply. Hindi ka nga makapagtimpla ng kape, mag-sekretarya pa. Hindi mo nga alam mag-construct ng business letter. She couldn't believe it. Ang social niya kaibigan, magsisilbi para kay Daniel Montenegro. Kakadoon na lang ako sa kanya at palilikayahin ko siya. Girl, kailangan mag-schedule tayo ng switching natin. Di pwedeng ikaw lang makinabang kay Daniel. I-share mo siya sa akin. Sige, gawin ninyo ng pareho yan at itapon sa dagat ng masungit na yon. Gusto ninyo magaya kayo sa sekretarya niya? Girl,
Bumbo kami igay sa sekretarya niya. Hindi talaga siya tatagal kay Daniel. Pero kapag nakita niya ang kagandahan namin, mabibighani siya tiyak. Ambisyosa ka kasi, hindi sila bagay ni Daniel kaya iyan ang napahala niya. Sa amin lang si Daniel. Okay lang sa inyo halika ng sapatos si Daniel. Kahit ang lupa pang nilalakaran niya, hahalikan ko. Hahalikan ko ang buong katawan niya. Napangiwi siya, wala ng pag-asa ang dalawang kaibigan niya. Ambisyosa din naman kayong dalawa. Bahala nga kayo, hindi naman kayo nakikinig. Basta ayoko sa Daniel na iyon. Good, para mabawasan kami ng karibal. Napailing siya. Nagsasayang lang ng oras ang mga ito sa Daniel Montenegro na ito. He was a heartless bastard. She knew his type. Any woman stupid enough to fall for him was in for heartbreak. Daniel kept flipping his flip-top cell phone. Pero kabibigay pa lang niya ng bakasyon dito. Sa loob ng 5 taong pagtatrabaho nito sa kanya, ay napaka-efficient nito. Pero ngayon lang ito nag-leave mula nang nagtrabaho sa kanya. It would be cruel to ask her to come back right away. Maganda naman ang performance ito nang hindi pa niya ito hawak. Pero nang siya na ang boss, bigla na lang ito naging babaeng baliw sa pag-ibig. A recipe for disaster. And disaster was the last thing he wanted. Gusto nilang magkaroon ng isang crew liner na maglalayag sa buong Pilipinas at maglalagay sa Pilipinas bilang isang cruising heaven. 3 years ago, Hidden Pearl was born. Dahil kakaibang disenyo ng barko kaysa sa mga karaniwang modernong crew, mabilis na nagdagan ang barko nila. Now, they launch Pearl of the Orient Seas. Sa loob ng isang taon ay fully booked na nila ang their fleet of holiday cruises were known for its splendor. Nagpahanda na kami ng early dinner. There's still time for the sunset. Do I really have to attend that one? Marami pa akong trabaho. Malas ang trabaho kapag nagpakabakasyon. Minalas ka tuloy sa sekretarya mo. You are not helping. Serge, ipahiram mo muna sa akin ang girlfriend mo. I really need a hand so badly. Ayoko nga, sisirain mo magbakasyon namin. Kaya ako nga itinakas yun dahil pa sa isa sang workaholic. Si Catalina na lang pare. No, wala ako sa mood na mag-Hollywood sa gitna ng summer. Hindi pa pwede magtrabaho lang ako kung hindi lang ako sinubukang isinus sa sekretarya ko. Pagtsatsagaan ko naman siya eh. Tinapik ni Serge ang balikat niya. Ang hirap sa'yo, puro katrabaho. Hindi lang naman yan ang pwede mong gawin sa mundo. Why don't you consider relaxing? Nandito tayo para magbakasyon. Masaya ako dahil may mga babaeng nagpatino sa inyo. Matino na ako. Hindi ko kailangan ng babaeng sakit lang sa ulo. Then he remembered the woman who came to his ex-secretary's rescue. She unnerved him, yet that flash of contempt in her eyes made her almost beautiful. Then she heard their conversation. That woman was a trouble and a headache. Kailan ka ba magkakaroon ng normal na buhay? May responsibilidad ka rin sa mga kababaihan. Anong responsibilidad? Tapunan mo sila ng attention at pagmamahal. Tapos na kaming tatlo doon. Faithful na kami sa girls namin. Pero ikaw, wala ka pa rin naseservisyon sa kakasigan mo. Hindi ako escort service. Trabahador sa host club, Austin. Lumabas na nga kayo. Sinisira lang ninyo ang mood ko. Marami siyang nais mas importante responsibilidad. He must take something back for his father. At sa loob ng maraming taon ay iyon ang pinaghahandaan niya. Pero sa kabila ng pera niya ay hindi niya ito makabawi. Pero marami na siyang pera na papaghati. Kaunting panahon na lang at makakabawi na siya. He could almost smell the sweet taste of victory. Soon. I hate you. Bakit mas maganda ka pa sa akin? Pagsisintir ni Agua pagkatapos maayusan ni Bendita si Eloisa. Suot niya ang black and red dress nito para sa welcome party. Ang buhok niya na palagi nakatali inilalad ng mga ito't kinulot. And with the right makeup, lumutang ang ganda niya kahit siya ay hindi nakilala ang sarili sa salamin. She looked different. Ayaw niyang makakuha ng attention pero napaka-killjoy naman niya kung hindi niya pagbibigyan ng mga kaibigan na ayusan siya. Hindi naman pa dyan ang pupuntahan natin. Saka maganda ka. Kung sasabihin mong hindi ka kagandahan, eh di ganun din ako. No way. Gusto ko, ako lang ang maganda sa paningin ni Daniel. Patuloy na maktol ni Bendita. Magpapalit ako ng damit. Itong buhok ko na tuwid, dapat yata kulutin ko rin. Hindi na kailangan. After kong sagot-sagutin si Daniel, I'm sure hindi niya ako gusto yung makita. Come on, huwag ka na magmaktol.
Sa kambal, mas medyo sensitive si Agua. Kung hindi tayo mauna sa party, baka may iba ng babaeng makaagaw kay Daniel. Gusto mo ba yon? Pagdating sa ballroom ng barko, binati sila ng kapitan at asawa nito. Ipinakilala sa kanya ng kambalang naging kaibigan ng mga ito kaninang wala siya. Iba't ibang bansa ang pinanggalingan ng mga ito. The Pirate Lords. Narinig niya ang bulungan sa paligid. Matatahimik talaga ang lahat dahil nagagupuhan ang apat. Pawang nakangiti ang tatlo. Siguro dahil masaya. Kasama pang mga bruha. Narinig niya ang usal ni Bandita. Inagaw nila sa amin ang mga Pirate Lords. Buti na lang itinira nila si Daniel. Sis, di natin pwedeng palagpasin si Daniel. Gosh, tumingin si Daniel sa akin. Hi, bruha, ako tinignan niya. Sabi ni Bandita. Pasimple siyang pumunta sa likuran ng mga kaibigan at bahaging yumuko. He had a commanding aura. Ito ang lalaking hindi dapat kinokontra at ayaw na kinontra. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob na sagot-sagutin ito kanina. Nakita mo ba nang tinitigan niya ako? Nino? Si Daniel, ano ka ba? Dumating na ba siya? Hindi ko napansin. Good, good. Mabuti yan, di mo siya mapansin. Kung alam lang ng mga ito na muntik na siyang magpa-hyperventilate dahil kay Daniel, mas mabuti pa kung iiwas na lang siya rito. Malaki naman ang volume na iyon. Hindi kailangan magtagpo ang mga landas nila. Halika, lipitan natin si Daniel nang masilayan niya mabuting kagandahan natin. Huwag niyo na akong isama, baka mamaya makita pa ako ng Daniel ninyo. Mapasama pa kayo at hindi kayo mapansin. Good luck! Okay. Inaliw niya ang sarili sa pakikipag-usap sa newlywed na galing Brazil na sa Hidden Pearl Pirate Ship na kakilala nang mag-tour ang mga ito sa Pilipinas. They looked happy and genuinely in love. Nagkukwento ang mga ito tungkol sa pagpunta ng mga ito sa Palawan nang parang may humila sa mga mata niya. Her eyes settled on Daniel. Kausap nito ang kapitan ng barko. Everything about him spoke of masculinity. Gusto niya mga lalaking soft-spoken, malambing at sensitive. Daniel was none of those. He was the type that conquered. He would take everything he wanted without giving up feelings. He was a modern pirate, a conqueror. Hindi niya alam kung bakit parang may magneto ito na humihila sa kanya. Ni hindi niya maalis ang tingin dito. Naramdaman marahil nito na may makatingin dito dahil dahan-dahan itong tumingin sa direksyon niya. Napako siya sa kinatatayuan nang magsalubong ang kanilang mga mata. Nahigit niya ang kanyang hininga at mabilis na ibinalik sa mag-asawang tingin. Malakas na malakas ang kabog ng dibdib niya. That was stupid. Isang malaking pagkakamali ang tingnan si Daniel. Sa kabila ng magnetismong humihila sa kanya, pinigil niya ang sarili na linginon ito muli. Hindi na niya kailangan dumagdag doon. Gusto na ba niyang maitapon sa dagat? Nasa stage si Daniel at ang iba pang Pirate Lords. Sa iba na lang siya tumingin. May iba namang lalaking malakas ang aura na nakilala niya noong nasa abroad siya. Pero ano pang mayroon si Daniel at parang metal ito na hinihila patungo rito? Una ay para sa mga couples. Sumali ang mag-asawang Brazilian pero natalo naman agad. Sumunod ay para sa mga single na lalaki. How about a bring me game for our girls? Salitayo, salitayo, sabi ng kambal. Malay mo, si Daniel pala ang premyo. Exciting to. Kung isa pang libreng cruise ang mapapanalunan o kaya ay accommodation sa isang social na resort, ay walang problema sa kanya. Gusto niyang maisamang kapatid na si RV. Bring me a pair of red shoes. Asar ha? Black ang pumps ko. I need a girl with a black and red gown. Anon siya ng host. Ikaw! Tuwang-tuwang sabi ni Agua at kinaladkad siya papunta sa stage. Agua, ano ba? Kaunti na lang mananalo na ako. Yes! Lumingon agad ito kay Daniel na wala pang isang dipa ang layo sa kanila. Hi! She could feel Daniel's eyes on her. Congratulations! Binigyan siya nito ng elephant stop toy. Wait, I brought her here. I said, I need a girl herself. I didn't ask you to bring one. This is a bring me game. Hindi pala nakakaintindi ang host na to. Agua, huwag ka nang makipagtalo. Nakakahiya. That dress is mine. She's the one wearing it. Wika ng host at tila walang planong pagbigyan si Agua. This prize is for you.
Sabi ng Pirate Lord, "Thank you for joining." Napilitang umalis ng stage si Agua, pero sira ng gabi nito. "You have to stay here, lady. We will move on to our next part of the game. Ladies who won in the Bring Me game will get the chance to win the fabulous bracelet. And a secret prize, we have questions for you and you have to get them right or you are out. I'm a beauty queen and I love answering questions." Kampanting sabi ng babaeng mas mukhang pantulog ang suot kaysa party dress. "Good luck!" Isa-isang nalalagas ang mga kalaban ni Eloisa. Simpleng trivia lang naman ang itinatanong sa mga ito na mababasa sa brochures tungkol sa mga bansang dadaungan ng barko nila. Kung tutuusin, ay madali lang ang mga iyon, pero nauunahan ang kabang iba. "How many islands consist the Philippines?" "High tide or low tide?" Kampanting tanong ni Kari. Pumalakpak siya ng masagot ayon ni Kari. Mataman ang pagkakatingin nito sa kanya na parang nangahamon. Ito ang magtatanong sa kanya. Of course, he didn't like her. "Enumerate the 11 countries that comprise the Southeast Asia." 11? "Hindi mo kaya." Plano ba nitong ipahiya siya sa mga tao? Umangat ang gilid ng mga labi niya. "The Southeast Asian region is comprised of Brunei, Cambodia, East Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam." "Very good, Miss Eloisa." Tuwang-tuwang sabi ng host. Matalim ang mata ni Daniel nang ibalik niya ang microphone dito. Tatlo na lang silang natira para sa huling leg ng game. Kung sinong unang makakasagot sa tanong ay siya raw ang mananalo. "What is the world's largest sea?" "Great," pagkakadali-dali ng tanong. Kahit sino'y kayang sagutin iyon. Wala na siyang pag-asang manalo dahil mas mabilis ang dalawa. "Pacific Ocean." "I am asking for sea, not an ocean." "Pacific Sea! Pacific Sea!" Tumitiling sagot naman ang babaeng kasama niyang naiwan. "I'm sorry." "What is your answer, miss?" Umangat ang gilid ng mga labi niya. "South China Sea." "Are you sure?" "Gusto mo sabihin ko pa kung ano ang second largest sea?" Nangahamong sabi niya. Sana lang ay huwag nitong ipa-enumerate sa kanya ang pitong malalaking dagat dahil hanggang dalawa lang ang natatandaan niya. "You got it right. Congratulations. Are you single, Eloisa?" "Single and virgin." Tili ni Bendita na nasa audience. Napilitan siyang tumango. Baliw talaga mga kaibigan niya. "I'm sure you will appreciate our special prize then. You want a date with our resident pirate lord, Bachelor Daniel Montenegro, for a night." "Ano? Anong kalokohan to?" "No way. Gusto mo bang gawin natin na buong duration ng crew? Smile for our lady winner. He is all yours for 7 days. Umuugong ang mga tainga niya. 7 araw kasama si Daniel? No way rin. "Hindi kayo pwedeng maghiwalay the whole night or the prize is forfeited. Make the customers happy. Enjoy!" Sabi naman ng kasama nito. "Huwag ka masyadong magsungit, umumultuhin kita." Babala naman ang asawa ni Dustin. Nananatiling tahimik si Daniel habang hawak ang braso niya. "Look, kung ayaw mo akong kasama, okay lang naman sa akin. The bracelet is nice, but it doesn't have to cost you this trip. Or my trip." Hindi niya pinangarap na may makasamang gwapo, pero nakabungasot naman ito. She hated the feeling of being unwanted. "No, you're staying here with me. Let's dance." Ang ideya pa lang na makadate si Daniel Montenegro ay hindi nakatanggap-tanggap kay Eloisa. Hindi niya gustong i-date ang isang gwapo at mayamang lalaki na nuknukan ng sungit at insensitive. "You two look good together. Congratulations. Nice catch." "What? This is what you call dancing in case you don't know." "Marunong ka bang sumayaw?" Marunong naman ako. Kung magsalita, ito'y parang bago siya sa mundo at simpleng pagsasayaw lang ay hindi niya alam. Ang problema lang ay romantic ang music na tinutugtog ng orkestra. Sana ay rave or trance music na lang para hindi niya kailangan makipagsayaw ng sweet kay Daniel. Pasimple siyang luminga sa paligid. Sweet na sweet ang lahat ng tao. Kahit ang mga kaibigan niyang sina Bendita at Agua ay hindi nahirapang makahanap ng partner. Mukhang nakalimutan na ng mga ito si Daniel. And with people smiling at her direction, they must be thinking that she was the luckiest girl of the night. Daig pa niyang nanalo sa loto para makadate si Daniel. Kung alam lang ng mga ito.
Bakit kasi hindi na lang siya sa iba tumingin? Nanginginig ang mga tuhod niya. Unlike other sweet couples, he was keeping her at a safe distance. At tama lang din huwag siya nitong kausapin. No man had ever made her feel that way. You must be really happy, relishing the moment. Huh? Masaya ako? Well, the prize is not so bad. I'm not referring to that prize. Nagdiriwang ka siguro na ako ang kadate mo sa gabing ito. For some girls, it's like winning the lottery or more. Saka lang niya na unawan ang ibig nitong sabihin. Sa palagay nito ay masayang masaya siya nakasayaw ito kagaya ng pangarap ng ibang mga babae sa silid na iyon. Such confidence you have, Mr. Montenegro. Hindi lahat ng babae pangarap na makasayaw o makadate ka. And I'm definitely not one of them. Come on, you don't have to act as if you like it or like me. It's just an act. Alam ko naman kung anong iniisip mo. Smile! Nahigit niya ang hininga at napapikit ng maamoy ang kulong nito paglapit sa kanya. Nagsisimula na itong insultuhin siya, pero hayun siya't nagpapa-epekto sa simpleng amoy ng pabango nito. Bumalik ang pagkaasar niya rito nang umangat ang gilid ng mga labi nito. Nakakangiti lang ako kapag wala ng presensya mo sa tabi ko. If you think you're such a worthy prize, then you are wrong. This is an ordeal. You're a nightmare. Hindi na rin gagana sa akin ang pagsusungit mo. You see, many women try to get my attention and seduce me in so many different ways. Isa na dyan ang pagsusungit at papapanggap na ayaw nila sa akin. But I can feel that you like me. Hugh, don't you even try seducing me. Mabibiko ka lang. Marahan siyang dumilat at ibinungo sa matalim na tingin dito ang lahat ng natitira niyang tapang. What makes you think I will seduce you? Hindi ako nagkukunwaring ayaw ko sa'yo. Ayaw ko talaga sa'yo. Because you're an insufferable. Your adjectives won't change that facts. You like me. This is your chance to seduce me. Sinabi ng ex-secretary ko kanina na gusto mo ako. You kicked her out. Nababaliw siya sa'yo. Bakit ka naman maniniwala sa isang taong baliw na baliw sa'yo? At baliw ka rin kung maniniwala ka sa kanya. I don't really care if you like me. Walang ipinagkaiba sa akin kung aaminin mo o hindi. I'm just telling you that it would be a waste of time. I'm sorry kung hindi mo gusto ang babaeng nanalo sa contest o kung napilitan ka maging secret or surprise prize ko. You obviously hate the idea at hindi natin matatagalan ng isa't isa. Why prolong the agony? You go your way and I will go my way. Nice meeting you, Mr. Montenegro. You're calling off our date? Yeah, yun naman ang gusto mo, diba? I want a relaxing vacation. Hindi ko kailangan ng isang kadit na matotoksikan lang ako. Kung gusto mong tratuhin kaaway kaysa bisita, that's fine with me. Just spare me the hostility. At kung sa palagay mo ay may hidden agenda pa rin ako o hidden desire, mag-relax ka na dahil hindi ko isisiksik ang sarili ko sa'yo. It's a waste of time. Good. That's good. Enjoy your night and your trip, and I will replace the surprise of yours. Thank you, but you don't have to say goodbye. Tumalikod siya at naglakad palayo. Pinagtinginan sila ng mga tao. Maaring pinagtatawanan siya ng iba at iniisip na ayaw siyang makadate ni Daniel. Well, that was a fact, but she could live with that. Nagtataka siyang sinundan ang tingin ng mga kaibigan niya, pero ngumiti lang siya at sinanyasan na ituloy ang pagsasayaw. So she couldn't handle Daniel Montenegro. Sino bang babaeng makakatagal dito? Miss, wait! Hey, wait! Yes? The prize. You mean this? Di ba to tax-free? Do I have to sign a document? I'm still your prize. Huh? Kasi sabi lang natin kanina na ayaw natin sa isa't isa at nag-agree tayo na iiwasan ng isa't isa. Papalitan mo na nga lang ng iba ang date natin, di ba? Hinapit siya nito sa baywang. This time, there was no hesitation. Be my date. Hindi ito mukhang galit. He looked more gorgeous without a scowl on his face. Sigurado ka ba dyan? I will do everything. Basta pumayag ka lang. I don't know. Gugustuhin ba niyang makadate uli ito pagkatapos ang trato nito sa kanya? Ipagpapalagay pa niya magiging mas mabait na ito sa kanya ngayon at hindi na siya aangilan? For the first time, she was physically attracted to a man that she didn't like. What do you mean you don't know? Pwede bang pag-isipan ko muna? I'm afraid you don't have the luxury of time to think, baby. Bago pa siya makapagtanong ay mabilis na lumapit ang mga labi nito sa kanya. He kissed her in a fire-burning fashion.
Pakiramdam ni Eliza, umiikot ang paligid. Parang yumayanig sa sahig na inaapakan niya. Parang nasa gitna siya ng isang bagyo o kay sumasakay sa isang tsunami. Hindi niya alam kung paano yan patitigilin o kung gugustuhin niyang tumigil iyon. She had never allowed a man to kiss her that way. Sa mga parties na nadaluhan niya noong college, ay may mga lalaking humalik sa kanya pero walang nagtangkang patagalin iyon. Kalamigan lang ang nakukuha ng mga ito sa kanya. She was frigid according to them and she didn't give a damn. But she was far from being frigid at that moment. I'm sorry for ruining your lipstick. And I'm sorry for my crassness. What crassness? For growling and treating you badly. Hindi kita dapat binombard ng accusations. Okay. Thank you. You look pale. This should bring some color back to your face. Sa nanginginig na kamay, itinanggap niya ang champagne habang naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Daniel asked her on a date and kissed her. Daniel, my boy. Lumapit sa kanilang isang lalaking hindi katangkaran at pataba. Kahuwig nito ang laughing Buddha. Kasunod naman itong isang babae na naka-flaming red gown na puno ng sequins at kitang-kitang cleavage. Ninang Dolfo, missed me? Ninang Zita. Zito would be fine. Pinatatanda mo ako at tinatawag mo akong ninang. Asawa pala ng batang-batang si Sita, ang ninong Dolfo ni Daniel. Her date? Eloisa Hermosura, sir. You are the one lucky bitch. She sensed the poison in her tone. Mukhang hindi ito nagpakasal sa matandang si Dolfo dahil sa pag-ibig. Zita? Humalakak lang si Zita na parang walang pakialam kung naka-offend man o ito hindi. Come on, I saw the kiss. It was hot. Kung alam ko lang na date kay Daniel ang premyo, sana sumali na rin ako. Hinatak ni Dolfo si Zita palayo sa kanila. Zita, kaunting kahihiyan, baka kung anong isipin ng kadit ni Daniel. Hinapit siya ni Daniel sa balikot. She could sense that he disliked Zita. Ano bang klaseng babae ito? Ni hindi nahihiya at ni pinupumukha na asawa nito na gusto si Daniel. Come on, don't tell me you're jealous. Kahit ang lola ko, crush si Daniel. Excuse my wife, I think she's drunk. Nanlalamig na sinundan niya ng tingin ang papalayong mag-asawa. That woman had no shame nor morals. Kung siya si Dolfo, baka inihagisan niyang asawa sa dagat. Kaya ba siya kinuha ni Daniel ay para protektahan ang sarili nito sa mga ganong klase ng babae? Let's move on to other guests. This will be a long night. Madaling araw na pero patuloy pa rin sa pagpaparty ang mga tao sa Pearl of the Oriences. Tired? Don't mind me, mukhang importanteng kausap mo. Hindi siya umalis sa tabi nito sa buong gabi habang iniikot nila mga guests. Half of it, he was fending off women who displaced the side of him. Hindi niya inaasahan na magkakatagpo siya ng ganoong karaming babae sa iisang lugar at si Daniel ang target ng mga ito. May dadaanan lang tayo bago kita ihatid sa kwarto mo. Okay. Napilitan lang siyang magpanggap na kadate nito at anumang oras ay pwede niya itong iwan. But despite his goodness with her and other women, he had a charismatic way of dealing with potential clients and associates. He was assertive and he had a magnetic pull on people. He was also the reason why Per Cruz was on top. He was a dreamer and made sure that he could make the dream come true. Saan tayo pupunta? Magtatagal ba tayo dun? Hindi ito sumagot. Welcome to the sea forest. Bati ng isang lalaki at babaeng nakasuot ng floral maong. She held her breath. Wow, hindi ko naisip na may ganito sa gitna ng dagat. Hindi ako nakapasyal dito kanina pero nakita ko sa brochure. Bakit bukas ito? Hindi ba tuwing umaga lang ito pabukas? May greenhouse glass sa tuktok nito na parang dome kung saan nakikita ang langit. Ito lang ang lugar dito sa barko na hindi maingay at magulo. Hindi ka makakapag-relax kung maraming tao. Come, nagpahanda ako ng pagkain para sa atin. May table for two sa gitna ng wooden bridge at nakaset para sa kanila. The soft light and the candles created a romantic ambience. Nakakahiya naman yata, hindi mo kailangan mag-abala. Halika, ako nga dapat na mahiya dahil hindi mo ma-enjoy ang party. Nahiya ka? Parang hindi yata yun bagay sa'yo. What do you mean by that remark? You are Lucian Daniel Montenegro. You came, you saw, and you conquered. And you eat. And you don't even have to say sorry for it. You don't make amends. I'm trying to make amends. Kung hindi ka kakain, susubuan kita. Look, I'm not in the habit of snatching a woman to be my date. Nawalan lang ako ng choice kanina.
I know, I understand. Hindi naman kita masisisi kung bakit gusto mong iwasan ang mga babaeng naghahabol sa'yo. It's my first time kissing a girl I barely know. As if he didn't know his way around women despite his hot status. So do I. Hindi ko ugaling basta-basta makipag-date. Kung laro lang ang lahat kaya kanina, I'm game. Pero hindi rin ako basta-basta nagpapahalik. Ginulat mo lang ako. And I left you with no choice. I'm sorry. I really am. May magagawa ba ako para makabawi sa'yo? Nakatitig lang siya sa malamlam nitong mga mata na mas madalas na matilim o kaya ay kalit. She wanted to sigh and drool and stare at him. Ano ba naman ang lakang ito? Dapat iniisa-isa niya mga bagay na pwede niyang kaasaran dito. His apologies look and sound and genuine. What? Am I boring you again? You don't want my company? Hindi pala siya nakasagot. No. You're not boring me. Spending some time with you is educational. Educational? Now, that's something new. Yeah, educational. I observed how you deal with people about business and I found it interesting. Kagagraduate ko lang ng business administration. Dapat nakabalik na ako para tulungan ng kapatid ko na pamahalaan ang kumpanya namin kung hindi lang ako nakidnap ng mga kaibigan po ako para sa trip na to. Interesting. Look, pakaisipin mo na oportunista ako na interesado sa'yo. Interesado lang ako sa mga success stories sa business. It's an honor. Sana naman eh, hindi maniwala ito sa kanya. Kung kuwa-questionin pa siya nito, baka hindi na niya magawang i-depend sa ang sarili. She was attractive to him. How about we have a little chat about it tomorrow? Pwede ka magtanong sa akin ng kahit anong gusto mo tungkol sa pag-handle ng business. Let's say that I can share a few secrets with you. Secrets? Gaya ng kung ano ang tipo nitong babae at naranasan ba nitong in love? Business secrets. Oh yes, of course. Business secrets. Okay lang sa'yo? Of course. It's refreshing to discuss business with a woman. I will see you tomorrow night for dinner. Really? Thank you. Itinaas ito ang kupitan ng alak bilang pagsaludo sa kanya. She was thrilled. Even her father was not impressed by her academic achievements. Lahat ay ibinuhos ito sa kapatid niyang si Moises, pati ang sikreto nito sa Nicodio. Daniel was giving her a chance to appreciate herself more. Hindi na kailangan. Kapag nakita ka ng mga kaibigan ko, tiyak na dudubungin ka nila. That will make you feel uncomfortable. I don't really mind. I may be unfeeling and at cross most of the time, pero kapag nakipag-date ako, kailangan kong tiyakin na safe siya. He made her feel special. Ayaw niyang tinatrato siyang mahina. I think I'm starting to like you, Eloisa. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Daniel sa kanya. A knot formed in her stomach. Oh, Daniel. Usal niya at iyakap ng nitong mainit na katawan. Bruha ka? Bumangon ka niyan, mga agaw. Napaungol siya nang marinig ang dumadagong-dong na boses ni Agua. Nayanig ang mundo niya. Naglaho si Daniel pagdilat ng mga mata niya. Aray, huwag kang magulo riyan. Ang aga-aga nang bubulabog ka nang natutulog. Hindi ka na pwedeng matulog. Pinagpapatasyan mo na si Daniel sa panaginip mo. Hindi pwede. Pinagsamantalahan mo siguro siya. Agua, tigilan mo nga si Eloisa. Inagaw niya kay Agua ang unan, saka inilayo sa kanya. Napilitan na siyang bumangon dahil nasira na ang tulog niya. Hanggang sa paniginip niya, idala niya ang mga pangyayaring ng daang gabi. Bakit gising na agad kayo? Excited kami na makita ang Vietnam. We're docking soon. Sinungaling ka? Sabi mo ayaw mo kay Daniel. Sabi mo galit ka siya sa'yo, pero inagaw mo siya sa akin. Iyong kagabi, katuwaan lang yun. Game pa rin ba ang pagpapadala niya ng breakfast para sa'yo? Really? Pinadalahan niya ako ng breakfast? Nasa breakfast table sa veranda, binawasan na ni Agua sa sobrang inggit. Madami naman, bakit di tayo pwede magkihati? Kung tutuusin sa atin naman talaga si Daniel. Filipino breakfast ang ipinahanda ni Daniel. Natouch siya nang mabasa ang note na nasa tray ng pagkain. You must be missing Filipino food. Enjoy, Daniel. Hindi mawala ang ngiti niya habang naghihilamos at nagtututbrush. Hindi niya niya inaasahan na magpapadala pa ng breakfast si Daniel. Well, she must thank him anyway. Kung sa bagay, marami itong utang sa kanya. Masarap? Kailan pa ba ako huling makakain ito? Noong buhay pa yata si Papa. So what's the real score? Ano
ang score? Basketball? Naging kadate lang niya ako para hindi siya bulabugin ng ibang mga babae. Did you two kiss? Bumara sa daan na ng hangin ang kinakain niya. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Yung totoo, hindi niya alam kung paano tatanggi ng hindi iniiwas ang tingin dito. Kung hinalikan man siya ni Daniel, wala naman sigurong problema. Hinalikan ka rin naman ni Eric. Tumahimik ka. Ayoko sa lalaking hindi marunong mag-English. Mali ko bang tinanong pala niya ako kung gusto niya akong halikan? Ayoko nang matandaan ang talak na yon. I hate it. I hate that Slovenian. Nag-ring ang cellphone niya habang inaanon siya ng padaong na sila. Si Yaya Rose iyon, ang yaya ng kapatid niyang si Arvin pagkapanganak pa lang dito. Hello Nana Rosie, kumusta na po kayo ni Arvin? Kailangan ka ng kapatid mo? Nasa ospital siya ngayon at walang malay. Nakatitik si Lucian sa accessories na gawa ng local craftsmen sa Hanoi sa Vietnam kung saan sila nakadaong. Sa palagay mo, ano mas magandang ipanrikalo? Sidasin ang tanginin mo, masanay yung mamili ng panrikalo sa babae. Si Catalina na lang ang bibilan ko ngayon, pero sana sa mga girls na nakapagpatulong pamili, mas alam nila kung anong magugustuhan ng kapwa nila babae. Medyo humina ng talent ko dyan, naluma ako ng horror costumes ang asawa ko. No way! Hindi ko isasamang girlfriend at asawa ninyo sa pamimili ko. Tutuksoin lang ako ng mga yon at tiyak na pagchichismisan lang. At sa kaplagay mo, hindi ka nila pagchichismisan ngayon? Tiyak na si Serge ang inusisa nila. Ang totoo, kagabi pa maraming ikrekwento si Serge tungkol sa kadate mo. Ano yung kinekwento niya tungkol sa amin ni Eliza? Wala. Napansin lang namin na tumagal kang makipag-date kasama ang isang babaeng buong gabi. At sabi namin ng crew director, pinabuksan mo pa ang sea garden para lang sa late night dinner ninyo. She just helped me out last night. Iniiwasan ko si Ninong at ang asawa niya. Muntik nang mag-agsandalo si Elzita. Safe ako dahil may kadate ako. He could handle most women who wanted to trap him but not Zita. Wala itong kahihiyan. She could easily flirt with him openly kahit nakaharap ang ninong niya. You don't eye go at dates. You never ask a woman to be your date. Hindi ka ba natatakot na mapikot? Come on, it's not a real date. At hindi niya ako napikot. Serge saw the two of you kiss. You are becoming reckless, Daniel. First kiss mo ba yun, pare? Anong first kiss? He had his share of kisses, or he could call them assault more aptly. Ikaw ang unang umalik kay Eliza, at first time ka nag-initiate ng halik sa isang babae. I just did what I have to do. Naiintindihan ako ni Eliza. For appearance sake. Buti hindi ka sinampahan ng kasong harassment or pinikot. Ikaw ang huling taon na nagagawa nun. Baka naman good kisser ka kaya hindi niya siya nakatanggi. May ganyan tayong power sa mga babae. Huwag mo sabihin mababang klase ng babae si Eliza. She's nothing like that. I think she's decent. Suko na ako. Huwag kang high blood. Wala naman akong sinasabi na mababang tingin namin sa kanya. We know that you won't last an hour without the type. At kahit ni mismo ang makami maghahagis sa kanya ng dagat mailayo lang sa ilo kung alam namin ganong klase siyang babae. Nung una, inakala niyang nagpapakipot lang si Eliza nang tumutol itong makipag-date sa kanya. After kissing her, she seemed so innocent. Totoong sinabi nito na hindi dito ugaling basta-basta magpahalik sa kung sino-sino ang lalaki. And he respected her for that. I surprised her. Ni hindi ko na siya binigyan ng chance mag-isip o mag-desisyon. I admit it was not a gentlemanly thing to do. That's why I'm trying to make it up to her. We will go out tonight. Aha! A date? Romantic date? No, it's business. She's a business graduate. Walang masama kung bibigyan ko siya ng kaunting tips. May interesa siya ng negosyo kaysa sa akin. Wala ka na bang ibang iisipin kundi ang negosyo? For once, entertain some romance in your life? No. Romance is not for me nor marriage. Masaya na ako sa masaya kayo sa mga buhay ninyo. Huwag na lang ninyong isipin na lahat tayo ay kailangan mabuhay sa fairy tale. Habayaan na lang ninyo ako, okay? His success in business was fairy tale enough for him. He didn't need a princess. His fleet of cruise ships were enough for him. At sa palagay niya, ay sapat na pag-iisip si Eliza para huwag mag-expect ng romance mula sa kanya o kaya ay may ma-inlove sa kanya. Love could ruin things. Marami ng negosyong nasira dahil sa pag-ibig. Naka-reserve ng dinner nila ni Eliza sa isang resort mamaya. Nabanggit na nito kung saang hotel ito tutuloy para sa gabing iyon. Ipapasundo na lang niya ito. It was not a real date, but he was looking forward to it.
Danielle! Danielle, wait! Hindi niya pinansin ang tumatawag hanggang dalawang babae gumarang sa kanya. Hi, kaibigan kami ni Eliza. Remember, ako sana ang kadate mo kagabi. I'm Agua. And I'm Bendita. Base sa kislap ng mga mata ng mga ito, ang mga tipo ng mga ito ang iniiwasan niya. But they were Eloisa's friend. Where is Eliza? Oh, umuwi na siya sa Maynila kanina pagdating pa lang dito sa Vietnam. Family emergency. May problema ba? Ni hindi man lang nagpaalam si Eliza sa kanya. Parang date ninyo mamaya. Ako na lang ang paparit sa kanya. Available ako mamaya. Nilagpasan niya ang mga ito. Kung hindi si Eliza ang makakadate niya, huwag na lang. Mukhang makapapalunod na lang siya sa trabaho gaya ng original niyang plano. Wala pa rin palagay niya na mali ang kanyang kapatid ni Eliza na si RV. Naka-confine ito sa St. Luke's Medical Center. Tapos na itong kuna ng test. She felt guilty. May sakit ito habang siya nagpapakasaya sa cruise. Everything will be okay now, RV. Ari is home. Magpahinga ka muna, anak. Wala kang pahinga mula kanina pa. Abay, wala ka pang tulog. Mula sa airport ay dumiretso siya sa hospital. Inasikaso agad niya ang tests. Bumalik na po ba sina Moises? Wala pa rin sila. Hindi pa rin tumatawag. Ano bang nangyayari? Akala ko ba isinama nila sa bakasyon si RV? Hindi nila gagawin yun. Ayaw nga nilang makasama si RV, lalo na si Ma'am Miranda. Grabe kong sigawan si RV, kaya nagkukulong na lang kami sa kwarto nitong bata. Kahit nang sabihin niyang masakit ang ulo niya, hindi siya pinansin. Umaarte lang daw si RV para mapansin. Tumayo siya sa pang-ulo. Hindi niya alam na hindi na pala maganda ang trato sa kapatid niya. Bata pa lang siya, hindi na sila magkasundo ng half-brother niyang si Moises. Sampit ang turing nito sa kanya. Ayaw kasi nito na mag-asawa pa ang papa nila. Pinakasamahan niya ito dahil magkapatid sila at nakakatanda ito sa kanya. Pero hindi niya inaasahang pati kay RV hindi maganda ang trato nito. She did not like her sister-in-law either. Masyadong maluho si Miranda. Isang socialite ito na walang ginawa kundi mag-shopping at mag-waldas ng pera. Nang miminsang magbakasyon sila, ay narinig niya nag-aaway ito at si Moises dahil ayaw nitong magkaanak. Masisira daw magandang figure nito. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Nagkakausap naman po tayo. Kung magsusumbong ako, baka awayin mo sila sa telepono. Paano na si RV kapag pinalayas sila ako? Wala nang mag-aalaga sa kanya. Hindi po ako galit. Naiintindihan ko po kayo. Nagpapasalamat po ako na kayo pang hindi na kami kamag-anak ang nagmamalasakit sa amin. Parang anak ko na kayo ni RV. Naging mabuti rin kayo sa akin. Wala lang talaga akong magawa. Wala po kayong kasalanan. Si Moises at Miranda ang may kasalanan. Huwag lang may masamang mangyari kay RV. Magbabayad sila. Tiningnan ng doktor si RV pagkaraan ng ilang oras at saka siya nito pinasunod sa ospisina. Lumabas na po ba ang resulta ng test niya, Doc? Nagsimula na niyang maramdaman ng antok. It was about time that she knew the result. Para maiuwi na rin niya ang kapatid kung wala problema. Ipanakita nito sa kanyang images mula sa MRI ni RV. It has a brain tumor. Binigyan ni Jeremy na nagbababalang tingin ang pagkatulong na loyal sa mag-asawang Moises at Miranda. Nakatuyo ang mga ito sa tabi at halos hindi humihinga. Nang mamatay ang papa niya nang nagre-reinarinahan na si Miranda sa mansyon. Si Miranda rin na nag-utos na harangin ang lahat ng tawag niya. Sa pagbalik niya, wala nang pwedeng manakit pa sa kapatid niya. Nandiyan na sila, ma'am. Sabi ng hardinero na si Mang Pedring, alerto ang mga kakampi ni Miranda pero napako mga ito sa kinatatayuan upang makita siya. Pagkatapos niyang malaman ang mangyari kay RV, wala na siyang patawad at wala siyang konsiderasyon. Her sister had a cerebral acetoma brain tumor. May posibilidad na magkaroon ng ganoong tumor ang utak ng kapatid niya. Nanlambot siya dahil lumaki na ito. She lost her balance. Hirap itong magsulat at madalas magsuka. Hindi biro ang tumor sa utak lalo na cancerous ang escleroma. Ako na ang sasalubong sa kanila. Wala kayong gagawin kundi kunin ang mga gamit nila at iakyat sa kwarto. Saka na kayo magsumbong pagkatapos namin. Sabi niya at bumaba ng hagdan ng tumigil ng kotse sa tapat ng front porch. Mukhang nag-enjoy ang mga ito sa pagpunta sa beach. Natigil ang pagtatawa na ng mga ito nang makita siya. Umangat ang gilid ng labi niya. Hello, did you enjoy your vacation? Ang totoo ay gusto niyang pagbubulihin ng mga ito sa saktan.
Eliza, akala ko next week ka pa darating. I decided to cut my vacation short. Maraming mas importante yung gagawin dito. Napaka-killjoy mo talaga. Paano ka makakahanap ng boyfriend kung ganyan ka? You look different, Miranda. Malakak ito. Oh, really? Do I look beautiful? Yeah, you look like a doll. Umalingaw-ngaw sa utak niya ang kantang Barbie Girl. Life in a plastic, it's fantastic. Plastic na kasing mukha nito dahil sa plastic surgery at kung ano-ano pang treatments. Of course, her brother would do everything to make his wife young and beautiful. Trophy wife si Miranda na dating sex siren sa mga pelikula. Hindi niya alam kung anong ginawa ng kapatid niya at ni Miranda para sa huli ay paboran pa rin ang mga ito ng papa nila. Oh, thank you. But you don't look good. Dapat nag-stay ka pa sa cruise. Meet men. Lots of them. Ginulo ka siguro ni Arvie kaya ka biglang umuwi. She's really such a brat, you know. Naningkit ang mga mata niya nang maalala ang kapatid na nakarati sa ospital. Ito pa nga nasasabihan na brat. Natural lang na umuwi agad ako nang malaman kung hindi niyo siya isinama sa bakasyon ninyo. Iniwan lang ninyo mag-isa. Ni hindi niyo pinansin ang sabihin niyang masakit ang ulo niya. Relax, nagpapapansin lang siya. Naglalambing lang in para makapag-shopping. Shopping? Sa palagay ba ninyo'y ganun kababaw si RV? Nag-collapse siya. She must be a good actress. Hindi umaarte ang kapatid ko. May brain tumor siya. Kasalanan niyo to. Mga pabaya kayo. Sarili lang ninyong iniisip niyo. Hindi na niya mapigilan ang sarili na mapaluha. Nang mga oras na iyon, gusto niyang burahin ang mukha ni Miranda dahil sa masamang sinabi nito. Oh God, wala akong kasalanan. Inosente ako. Bitawan mo siya. Hindi tong oras para magsisihan tayo. It won't help. And you have no right to treat my wife that way. Igalang mo naman ako. Mas matanda ako sa'yo. Mas concerned ka pa sa asawa mo kaysa kay Arvie na pwedeng mamatay dahil sa sakit niya. Anong klasikang kapatid para pabayaan siya? Shut up. Just shut up. Enough of this melodrama. Hindi ako nagbigay ng cancer sa kanya. Sisihin mong Diyos. Akala niya wala itong kwentang kapatid. Wala rin pala itong kwentang tao. Sana talaga hindi na niya iniwan ang kapatid niya rito. Sana gawin mo ngayon ang responsibilidad mo kay Arvie. Palalagpasin ko ang iba mo pang ginawa sa kanya, pero hanggang doon na lang. Hindi na ninyo masasaktan pa si Arvie. Malungkot na pinagbasa ni Eloisa ang pictures na ipinadala ni na Benditas at Agua sa cellphone. Kuha ng mga ito yung pagpunta sa Laos at Thailand. Kung hindi lang dumating ang problema, kasama sana niya itong mga nagre-relax. Umalis lang siya sandali para kumuha ng ilang gamit at magpahinga. Iniwan niya ito kay Nana Rosa. Sa kabila ng mga posibleng komplikasyon sa isasagawang operasyon, handa siyang sumigal para kay Arvie. Positibo at especially test na nakakusap niya na malaki ang chance na Arvie na bumalik sa normal na buhay. Eloisa, gusto kong makausap ka ng kuya mo. Mamaya na lang, gusto ko muna magpahinga. Minsan lang dumalaw ang mga ito kay Arvie at hindi na bumalik dahil may allergy raw si Miranda sa ospital. Tungkol daw sa pagpapagamot ng kapatid mo. Halos silahin niya ang sarili papunta sa library kasunod si Miranda. Opisina na rin ng papa niya ang library na iyon. Wala ka bang meeting sa opisina? Take a seat. Importante ang sasabihin ko. Yeah, regarding Arvie's treatment. Nasikaso mo na ba pagpunta namin sa Amerika? Alam ko, hindi ka makakasama sa amin dahil sa kumpanya. I understand. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo pero mukhang hindi pa natin maipapagamot si Arvie ngayon. I don't understand. May problema ba sa embassy? Okay ng purpose niya, hindi ba? Wala tayong pera. Paano wala tayong pera? Come on, ilang million lang naman ang treatment ni Arvie. I'm sure we can afford that. Anong ginagawa ng kumpanya? Huwag ka madamot, kuya. Buhay ni Arvie pinag-uusapan natin dito. Wala ng kumpanya. Kalahating taon ang nakararaan ng ibenta ko ang kumpanya. Lumayo ito sa mesa at nagpalakad-lakad sa harap ng painting ng kanilang ama. The whole world is suffering from recession. Malaking ibinagsak ng mga orders natin. Sinubukan ko mangutang sa mga bangko pero hindi sapat ang nailabas silang pera. I tried to invest in other businesses but it failed. Lalo lang tayong nabaon sa utang. Malapit na rin mawala sa atin ang bahay na ito. Lahat? Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Papa? Ni hindi man lang ninyo sinabi sa akin?
Kasalanan mo kasi, ang mahal-mahal ng tuition sa abroad. Doon nagsimulang mahirapan si Papa. Ako? Pera ng mama kong ipinampaaral ko, pamana niya sa akin, at working student ako. Baka naman na-bankrupt ang kumpanya dahil sa pagpapaayos mo sa mukha at katawan mo. Ikaw, hindi ka ba pwedeng ipakilo para ipambayad sa pagpapagamot ng kapatid ko? Inambaan siyang susugurin ni Miranda. Maldita ka talaga, nainggit ka lang sa ganda ko. Tumigil nga kayong dalawa, walang mangyayari kung magtatalo tayo rito. Anong gagawin natin kuya? Wala nang kumpanya. Kung baon tayo sa utang, paano natin maipapagamot si RV? Gusto niya maging matatag pero hindi niya mapigil ang maiyak. She felt so helpless. Pero sapat bang mapapalimusan niya para kay RV? May paraan pa para maipagamot siya. Ano? May isang kaibigan kami na handang tumulong sa atin para makapagsimula ulit. Nang sabihin ko sa kanyang nangyari kay RV, handa raw siyang tulungan tayo. May papagamot natin si RV? Sa isang kondisyon. Kailangan mo siyang pakasalan. Muli siyang napaupo sa sobrang pagkabigla. She was shocked. Mas shocked pa yata siya ngayon kisa nalaman niyang wala ng kumpanya nila. Ibebenta mo ko? Cut the melodrama, Eloisa. Ito lang ang magagawa natin. Gusto niyang magalit. Nawala na siya ng pag-asa. Iyon na lang bang paraan? Iningatan niya ang sarili sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay magpapakasal lang siya kung sinong lalaki para sa pera. No, I won't do this. Mabilis na lumabas siya ng library. Gusto niyang takasan ang kapatid at si Miranda. Mga demonyong bukaw ng tingin niya sa mga ito ng mga sandaling iyon. She didn't want to feel dirty. Para sa kanya sagradong kasal. She didn't want to cheapen herself that way. Gumagana ng isip niya sa mga gamit niya sa palagay niya ay may halaga at pwedeng ibenta para sa pagpapagamot ni RV. Be realistic, Eliza. Anong plano mong gawin? Mangutang? Kanino? Wala kang collateral. We have nothing. Walang kumpanya at walang ari-arian. Sino magtitiwala sa'yo? Wala ka pang napapatunayan. Paano ka makakabayad? Magpasalamat ka dahil may malalapitan tayo. Kung pwedeng ako na lang magpakasal sa kanya, gagawin ko. He is husband and rich. Pinag-aagawan siya ng mga babae. We can have everything back, Eliza. At higit sa lahat, may papagamot mo si RV. Ayaw mo ba yun? Gusto. Pero, this is the only way, Eliza. It felt surreal. Parang hindi ilang tunay na buhay kundi isang teleserye. Pag-uwi niya sa Pilipinas ang gusto niya makasama si RV at pamahalaan ang kumpanya ng kanilang pamilya. Nasira ng lahat ng iyon. Ngayon ay inagaw sa kanya ang lahat ng pagpipilian niya at nasa kamay lang niyang ikaliligtas ng buhay ni RV. Pumikit siya ng mariin, iisipin niyang sa mga darating na araw ay isang bangungot lang ang nangyayari sa buhay niya. Sige, magpapakasal ako. Kahit ano para kay RV. Isipan ni Eloisa. Nasa isang elegante French restaurant siya kasama si Jacinto at ang lolo nito na si Don Ramon Hantok. Pag-aari ng mga Jantok ang Jantok Enterprises. Hindi totoo para sa kanya mga nangyari. Parang robot siya na gumagalaw ayon sa dikta ni Jacinto at ng kuya niya. Jacinto was an attractive man pero dumante na rin ito. Lalo na at alam nitong ikakasal sila hindi dahil sa pag-ibig. Kung siyang papipiliin, mas gugustuhin niyang tumandang dalaga na lang kaysa pakasalan ng lalaking hindi naman niya mahal. Pero wala na siyang pagpipilian. Kailangan siya ni RV. At sa pagpapakasal niya kay Jacinto, mapapahaba pa niya ang buhay ng kapatid niya. Ano naman ang nagustuhan mo sa apo ko, iha? Napapitlag siya nang sikuhin siya ni Jacinto. Kinakausap ka ni Lolo? Ha? I'm sorry, hindi ko po narinig ang sinabi niyo. Tinatanong ko kung anong nagustuhan mo sa apo ko. Pinagsalikop niya mga kamay at bahagyang ngungko. Ginagap niya sintong kamay niya. It was not a gesture of caring. Binabalaan siya nito na ayusin niya ang sagot. Mabait po siya, Lolo. Matalino. Maswerte nga po ako dahil akong pinili niyang pakasalan. At nagugustuhin din kita, iha. Ikaw lang ang babaeng ipinakilala sa akin ni Jacinto mula nang mamatay ang asawa niya. Oras na para tapusin niya mahabang panahon ng pagluluksa. Oras na para magkaroon kayo ng mga anak. Anak? Opo. Gustong matiyak ni Jacinto na magkakaanak sila lalong madaling panahon. Dinala pa siya nito sa ubi kay ni para tiyakin pwede siyang magkaanak. As if he needed it so badly. That's good. Gusto ko magkaapo sa inyo.
Maraming marami. Matagal ko nang sinasabi yan kay Jacinto. Our family is traditional. We want our women to stay in the house and take care of the family. Isa pa sa kailangan niyang isukoy ang pinag-aralan niya. Walang silbi sa pamilya ni Jacinto ang mga babae. Lahat ng mga ito'y plain housewife. Walang silbi ang pag-aaral. Hindi rin pala iniya magagamitin sa malaking kumpanya nito. Sinubukan niyang makipag-bargain kay Jacinto pero nilinaw nito na wala siyang karapatan sa kumpanya. Mabuti pa si Daniel. Kahit na masungit ito at masyadong suspicious, ay nire-recognize itong potential niya. She appreciated that. Kumusta na kaya ito? Magkikita pa kaya sila? Iha, are you okay? Po, pasensya na po. I'm just tired with the wedding preparation and all. Jacinto wanted it grand. Gusto nitong ipagmalaki sa lahat ang bagong bride nito. Nanatili siyang tahimik ng negosyo ng pinag-uusapan ng dalawa. Parang hindi na siya nag-exist. After all, she was just a woman. Nilaro-laro lang niya ang pagkain niya nang maramdaman niyang tumayo ang balahibo sa batok niya. Parang may mga matang nakatitig sa kanya. Marahan siyang lumingon. Nagulat siya nang salubungin niya ng maitim na mga mata. Those eyes haunted her even her dreams. Ilang beses siyang kumarap subalit hindi naglalaho ang lalaking nakatitig sa kanya. It was Daniel Montenegro. Daniel. Ilang mesa ang nasa pag-itan nila subalit parang wala silang distansya. He was staring at her as if he was sucking her soul. Kasama nitong isang babae at lalaki na mas matanda dito. The world around her just melted. Biglay nahiling niyang sana ay si Daniel ang kasama at kausap niya. Hindi na siya malaya. Ipinangako na siya sa ibang lalaki. Hindi niya pwedeng ipagpalit ang kapakanan at buhay ng kapatid niya para lang sa kalokohan niya. What she had with Daniel was just an attraction. A huge crush. It couldn't be a great love. Hindi naman malalayo ang kakabuhan ni Jacinto rito. Dalawang buwan na lang ikakasal na sila. Everything should be perfect. Interest niya ang dapat niyang pangalagaan. Oras na makasal sila ni Jacinto, saka nito sasagutin ang pagpapagamot kay Harvey bilang garantayan na hindi magbabago ang isip niya. Excuse me, I just need to use the ladies' room. Okay. Eloisa, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Daniel is just a man. Kailan ka pa nagpapa-apekto sa isang lalaki? Seremonya sa sarili. Daniel was just a dream. Si Jacinto ang katotohanan. Si Jacinto ang pakakasalan at makakasama habang buhay. It's time to end the fairy tale. Aniya sa matatag na boses. Kailangan ka ni RV. Forget about Daniel. Forget him. Hindi ka niya matutulungan kay RV. You are not even friends. Wala siyang pakialam kung magpakasal ka man kung kanino mang lalaki o tumandang dalaga. You are not part of his life. Matatag na siya nang lumabas sa restroom. Wala na siyang pakialam kay Daniel. Wala na siyang nararamdaman. Subalit muntik nang malaglag ang puso niyang makita ito na nakasandal sa maliit na hallway sa labas ng restroom. Hi. Hi yourself. Ano ito't umalis pagkasandal? Hindi na kita nakita nang dumating ako sa Vietnam. She felt guilty. I'm sorry. Naghintay ka ba sa akin? May family emergency kasi. Kailangan kong umuwi agad sa Pilipinas. It's okay. Sinabi sa akin ng mga kaibigan mo na kailangan mong umalis agad. Sayang nga, hindi ko natapos ang trip. What are you doing with that man, Eloisa? Sino? Jacinto dyan, Doc. Paano ba niya ito sasagutin? Sa dinami-rami ng tao, kay Daniel pa niya kailangang sabihin ng totoo. He is my fiancé. Magpapakasal na kami. What? Are you crazy? Alam mo ba kung anong klaseng lalaki si Jacinto? Nagulat siya sa matinding galit sa mukha nito. She had seen him cold and cruel, but nothing had prepared her for that Daniel in front of her now. I don't understand. That man killed his first wife and their child. He was short of beating her to death. Lumayo ka sa kanya. Nanlamig ang buong katawan niya. Alam niyang arugant at may kayabangan si Jacinto, pero hindi niya inaasahan na mananakit ito na pisikal. Higit na nakakatakot ay ang akusasyon ni Daniel na pinatay niya ito ang unang asawa. I'm sorry, Daniel. Hindi ko siya pwedeng iwan. Pakakasalan ko pa rin siya. You don't believe me? Basta pakakasalan ko pa rin siya. Why are you doing this? Dahil ba mayaman si Jacinto at nasiloka sa pera niya? Yes, Daniel. Dahil sa pera. I'm ambitious. I want his money and he wants me. His offer was the best one. Nung una, ikaw ang target ko. Pero aabutin ako ng siyam-siyam kung ikaw ang hihintayin ko. Damn you.
Eloisa Hermosora. Mukhang pera ka pala. Magsama kayo ni Jacinto. You two deserve each other. Muntik na siyang matumba ng bitawan siya nito. Nanginginig siya ng talikuran siya nito at naglakad palayo. Ate, umamatay ba ako? Muntik nang maibagsak ni Eloisa ang hawak na vase dahil sa tanong ni RV. Dahil mas gusto niyang matingnan ito ng mabuti, pinili niyang i-confine muna ito sa ospital para patuloy na maobserba ng mga doktor. Of course not. You have a brain tumor pero pwedeng gamutin. Kahit ang doktor ay nang sinasabi sa iyo, hindi ba? Pwede nang gumaling pagkatapos ng treatment nila at normal na mga buhay nila. Pero wala tayong pera para ipagmunt ako. Narinig ko ang pag-aaway ninyo ni Kuya Moises at Ate Miranda. Wala na raw tayong pera. Nalugi na ang negosyo ni Papa, kaya hindi na ninyo ako mapapagamot. Itinago na niya ang lahat dito. Mabuti na lang ay masyadong ma-pride siya ng Moises at Miranda, kaya napaipkusapan niyang huwag sabihin sa mga ito ang totoong estado ng kabuhayan. May papagamot ka namin. May kaibigan tayo na tutulong sa atin para maipagamot ka sa ibang bansa. Kaya huwag ka na masyado mag-isip, gagalingan ka, maging positive ka lang at lagi ka magdasal, hindi kita iiwan. Kahit na ikasal ka? Of course. Sabi ni Ate Miranda, iiwan mo na ako kapag kasal ka na dahil pabigat lang daw ako sa inyo ng asawa mo. No, huwag na huwag mong iisipin iyan. Ate loves you, at kung saan ako pupunta kasama kita, kahit na ikasal pa ako. Hindi niya mapapaglas ang mga sinabi nito kay RV. Oh my God, ate. Bakit? Nagulat siya nang makita si Daniel na nakatayo roon at may hawak na bulaklak. Daniel, what are you doing here? Dinadala ang kapatid mo. Iniabot nito ang bulaklak kay RV. Hi, you must be RV. I'm Daniel. I know you. Ikaw yung Pirate Lord. Binili kong magazine mo. I'm a fan. Nagkanda-utal-utal ang kapatid niya. Thank you, ate. Siyang surprise mo sa akin, hindi ba? I love you, ate. Inayos ni Eloisa ang kumot ni RV. Nakatulog ito sa sobrang pagod. 2 oras itong in-interview si Daniel. Mag-lunch tayo. Lunch? Gusto mo ako makasamang mag-lunch? Hindi kaya ito mawala ng ganang kumain? Inaasahan niyang sasabihin ito na nalikaw lang ito kanina, na nagkamali lang ito ng pasok ng kwarto. Come on, parang babagsak ka na anumang oras. Kumakain ka pa ba't natutulog? Hindi masyado, pero ayoko nang abalahin ka. I know you're a very busy man. Sobrang abala na nga ng ginagawa namin sa'yo. Don't worry, nasa schedule ko ang lunch na ito. Let's go. Nagbili na ako sa nurse na bantayan siya. Sakay ng kotse ni Daniel, dinala siya nito sa isang tahimik na cafe di kalayuan sa ospital. He looked accommodating and nice. Hindi itong lalaking halos isumpa siya ng malamang gagawin niya ang lahat para sa pera. Kahit papakasalan ang sa tingin nito ay isang demonyo na tulad ni Jacinto, hinintay niya ito magsalita habang kumakain sila pero tahimik lang ito. Daniel, thank you for visiting my sister. Ang totoo, hindi ko alam na fan mo siya. Baka nainis ka sa kanya, pasensya ka na, pero gusto kong malaman mo na na-appreciate ko ang pagdalaw mo sa kanya, napasaya mo siya. It's nothing. Matalinong kapatid mo. How bad is your condition? The tumor could affect her skills, and it could be cancerous. Baka ikamatay niya iyon. It's already affecting her life now. Hindi niya magawa ng normal ang mga dati niyang ginagawa dahil sa pagsakit ng ulo niya. Kailangan siyang dalhin sa abroad para magamot. Pwede rin naman siyang gamutin dito pero kailangan pa rin ng expert galing sa ibang bansa. Their services are expensive. Siya ang dahilan kung bakit kailangan mo magpakasal kay Jacinto. It doesn't matter. It is not really important, Daniel. Ibinenta na ng kapatid mong kumpanya ninyo. Lubog na rin kayo sa utang. Malapit nang mawala ang bahay ninyo. Higit sa lahat, wala kayong pampagamot sa kapatid mo. May malaking utang ang kuya mo kay Jacinto. He will help you out if you will marry him. Hindi lang gagaling ang kapatid mo. Maibabalik din ang kabuhayan ninyo. Hindi niya gusto ang insinuation nito na mukha talaga siyang pera. Ang akala pa man din niya ay nakikisimpat siya ito sa kanya. Of course, he was Daniel Montenegro. Wala akong pakialam sa pera. Kahit mawalan kami ng bahay at matulog sa kalye, hindi ako natatakot. Pero hindi ko maatim na mamatay ang kapatid ko. Ba't ka ba nandito? Don't tell me you're interested in a gold digger's life. Sayang lang pera mo kung pag-iimbisigahan mo pa ako. Wala naman akong pakialam kung gusto mo kong husgahan o isipin mo na marumi akong babae. Handa kang pakasalan si Jacinto kahit na pwede kang mamatay gaya ng pagkamatay ng una niyang asawa?
Sampung taon ang biyuda si Jacinto, pero ni minsan ay hindi siya nagtanong kung anong klaseng pagsama mayroon ito at ang namayapang asawa nitong si Merlina. Basang sinasabi sa akin ni Jacinto, mahal niya ang asawa niya at walang makakapantay sa kanya. Bakit niya papatayin ang asawa niya? He loved her to the point of obsession. Sinasaktan niya si Merlin. He is a lunatic, Eliza. Malapit kami sa pamilya ni Merlin. She was sweet and gentle. Sinira niya sintong kainosentihan niya. Kaunti pagkakamali lang ni Merlin, ginugulpi niya. Di walang tumulong sa bahay na yun tuwing sinasaktan siya ni Jacinto. Nakadama siya ng lungkot at takot. Ibig sabihin ay kaya rin siyang saktan nito. Pero ang sabi ni Don Ramon, sa car accident namatay si Merlin. Madulas ang kalsada kaya nadisgrasya siya. Tumataka siya noon kay Jacinto. Hindi na niya matagalan ang pagmamaltrato ni Jacinto. Hinahabol siya nito nang madisgrasya siya. Can't you see? He killed her. Nakadama siya ng matinding kilabot. Paano na siya kundanasin niya yun kay Jacinto? I have to live with it then. Masasanay din siguro ako kung sasaktan niya ako. You don't have to marry him. What? Madali lang yan sa'yo, dahil wala ka sa sitwasyon ko. May sakit ang kapatid ko. Wala ako matatakbuhan. I have a few friends, but they can't give me the amount I need. Wala kaming properties. Baon kami sa utang. Sino magpapautang sa'kin? Ibinenta na niya ang mga gadgets niya at mga alahas. Kailangan niyang tustusan ang pagpapagamot kay RV hagat hindi pa sila kasal ni Jacinto. Marry me, Eliza. Gulat na gulat si Eloisa. Tanikip ang dibdib niya. Parang naipit ang hangin sa lalamunan niya. Dinampot niya ang baso ng tubig at mabilis na ininom. Sakalang unti-unting nag-sink in sa isip niya ang deklarasyon ni Daniel. Inaalok siya nito ng kasal. For better or for worse, for richer or for poorer. Till death, do us apart. Marry me, Eloisa. Nahigit niya ang kanyang hininga. Handa akong tulungan ka. Kung anong ipinangako sa'yo ni Jacinto, handa ko rin ibigay sa'yo. Maipapagumot mo ang kapatid mo. At higit sa lahat, hinding-hindi kita sasaktan. Subalit hindi iyon gaya ng normal na marriage proposal. There were no violence, sweet music, no soft lights nor moonlight, no rose petals and no engagement ring. Wala rin siyang makitang pagmamahal sa mga mata nito. They were calculating as cold as ice. You barely know me, Daniel. Hindi ba umiiwas ka sa gold digger? Ano yung pinagkaiba ko sa mga babaeng iniiwasan mo? Ibinebenta kong sarili ko. Consider that money as a dowry. A dowry? Hindi na uso yun. I'm not sure about this. Sa palagay ko, gusto mong makatulong pero sigurado ako na may ibang babae na mas deserve ang proposal mo. Kung naawa ka sa akin, hayaan mo na lang akong harapin ang problema ko. Una, hindi ka gold digger. Napilitan ka lang tanggapin ang proposal ni Jacinto dahil kailangan mo. Importante sa iyong pamilya mo at hindi ikaw ang nagpilit ng sarili mo sa akin. Ako mismo nag-offer na pakasalan ka. Pinahiran niya ng table napkin ang gilid ng mga labi niya. Nakaset ng isip niya na pakasalan si Jacinto. Pero naroon si Daniel at ginugulo ang plano niya. Masyado ka namang mabait. Para lang iligtas siya mula kay Jacinto at iyaking hindi siya masasaktan, ay handa itong pakasalan siya. I'm a far cry from a knight in shining armor. This is not a charity case, Eloisa. Marami rin akong mapapanikinabang sa union na ito. Gaya ng... Una, matagal na akong kinukulit ng parents ko tungkol sa pag-asawa. Siguro naman tatahimik na sila kung may asawa na ako. Pero maraming mga babae riyan na mas mabagay sa'yo. Sino? Ang mga babae na iniiwasan ko mismo? Kaya ka nandyan para tigilan na nila ako. You're perfect. Nakita ko ng performance mo nung nasa cruise ship tayo. Hindi ka na mahihirapan doon. Of course. May isa rin akong negosyo na gustong i-acquire. Unfortunately, required ako magkaroon ng asawa. That's a bit weird. The owner is old-fashioned. Siguro naman hindi ka na magigilty. Kapag pinakasalan mo ako, malaki ang chance na makuha kong kumpanyang gusto ko. It's a lifelong dream of mine. Mukhang ang importante sa iyong kumpanyang iyon. Businessman nga ito. Siyempre, hindi ito magpapakasal kung wala itong perang makukuha. And most of all, I can make Jacinto suffer. He doesn't deserve a bride like you, Eloisa. Dahan-dahan gumapang ang init sa katawan niya dahil sa paghaplos nito. She was melting all over. Gusto niya mag-focus sa galit sa mga mata nito at sa mga plano. Masaya ka nang makitang napapahiya si Jacinto kahit na gumastos ka ng pera? Mas mabuti na ito kaysa makita kitang sinasaktan niya. Hindi pa ito sapat dahil hindi na maibabalik pang buhay ni Marlene. Ibig sabihin, magiging marriage of convenience lang ito.
it would be a real marriage. I want a real marriage and kids. Halos magkalapat ang labi nito nang sabihin iyon. Magkakaproblema ba tayo kung sakali? No, I don't think so. Nanlamig ang mga kamay niya. That was a silly and stupid. Hindi gagaso si Daniel ng malaking halaga para kumuha ng babaeng palamuti lang sa buhay nito. And he was a virile and gorgeous man. Iyon din naman ang mangyayari kaya Jacinto pakasalan niya. She felt revulsion and the thought of him kissing her and taking possession of her. Pero hindi kay Daniel. She felt a rush excitement. She was attracted to him. Hindi pa punis pa nga iyon sa kanya. And the idea of having his children brought a smile to her lips. She suddenly felt right. Bakit hindi na-ordeal sa kanyang ideya na pakasalan ito? Babayaran ko ang lahat ng ginastos ni Jacinto sa pagpapagamot sa kapatid mo. Wala siyang ginastos. Sabi niya, babayaran niya ang lahat ng bills ni RV kapag kasal na kami. That bastard. I will take care of everything. Kung kailangan ischedule ang operasyon ni RV, gawin mo na. Pero kailangan natin magpakasal sa lalong madaling panahon bago malaman ng kuya mo at ni Jacinto ang plano natin. Can we live tonight? Iniisip ko kung sa Hong Kong o tayo magpakasal o sa Las Vegas na. Your visa and RVs are valid, right? Sandali, hindi pa ako pumapayag na magpakasal sa'yo. I need to think. Okay, think. 10 seconds. Daniel, masyadong mabilis. 9. 8. Marami pang loophole sa plano mo. Marami pa akong tanong na gusto masagot. My life and my sister's lives are at stake here. 4. 3. Daniel, makinig ka muna sa akin. I had it all thought out. Kung ano man ang problema mo, ako nang bahala. I will take care of you, Eloisa. Pero, no more bets. Just marry me. I'm not giving you a choice anyway. I want you, so I will just take you. I'm a pirate, remember? Then he sealed their deal with a hot, searing kiss. It was a kiss of a pirate, a kiss of a conqueror, and she was conquered, and he was about to conquer her body and soul. Hindi makatulog si Eloisa. Pabiling-biling siya sa higaan. Gabi na sa California pero dilat pa rin ang mga mata. Nasa kabilang silid si Arvie at nasa kabilang kwarto naman si Daniel. Umupa ito ng isang villa. Isasanggunin nilang pagpapagamot ni Arvie. Pagkatapos ng check-up ni Arvie ay magpapakasal na sila ni Daniel. Tensyonado siya. Natatakot siyang anumang oras ay matuntun siya ni Moises o ni Jacinto. Isang diversionary tactic ang ginawa ni Daniel para makataka sila ni Arvie papunta sa Amerika. Handa ng paper sila ni Arvie kaya hindi naging mahirap dito na iset ang flight. Isang imbitasyon naman para kina Moises at Miranda ang ipinadala ng isang kakilala nito para mag-offer ng business proposition. And her brother grabbed the chance. They were whisked off to Malaysia. Ganon din ang ginawa nito kay Jacinto. Nasa Dubai naman ito nang umalis sila papuntang Amerika. Pasalamat na lang siya na hindi ito naglagay ng gwardiya para bantayan siya. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Gising ka na pala. After my schedule ang treatment ni Arvie bukas, we are flying to Vegas. Are you okay with this? Si Archie ang magkakasal sa atin. Okay lang sa'yo? Do you mind? Ang importante, mabilis tayong maikakasal. I'm afraid we won't have a big wedding bash like what you will have with Jacinto. Alam ko, pero para si Elvis ang magkasal sa atin. Kaya si Elvis, si Zorro, o kahit sino pang magkasal sa atin, okay lang. Basta maikasal tayo. Well, it matters to me. We will spend the rest of our lives together. Pwede bang isang disenteng pari o judge na lang ang kunin natin? Nanginginig ang boses sa tanong niya habang pilit niyang kinakalmang sarili. Hindi niya ma-imagine na ganoon paraan siyang ikakasal. Para sa kanya isang malaking joke ang iskasal sa Las Vegas. Isang kalokohan na pinasukan nila pero ino-honor niyang kasal. No to Elvis. Naputol ang labanan nila nang titig nang marinig nila ang boses ni RV. Nag-aaway ba kayo? No, we are just discussing the wedding. Ate, ayokong isipin na napipilitan ka lang na pakasalan si Kuya Daniel para maipagamot mo ko. Where did you get that idea? Romance novels and telenovelas. Mahal mo ba talagang ate ko? Of course. Hindi ko rin alam na basta na lang ako ma-inlove at magpapakasal. I don't want to let her go. Kung tumutulong ako sa inyo ng ate mo, yun ay dahil parang kapatid na rin kita. Iyong nakita mo kanina, natural lang na magtalo kami sa kasal namin. Other couples have worse arguments than this. Naitanong mo na ba kay ate kung anong dream wedding niya? Girls like that. Biglang sumakit ang ulo niya, hindi niya akalain na sa gantong hahantong ang usapan nila kapag humalong kapatid niya. What is your dream wedding? It doesn't matter. Pwede na si Elvis.
Ito ang gagasa sa kasalan nila, kaya itong masusunod. Masyado siyang excited sa kasal at nakalimutan niya ang lugar niya. Tinatanong kita kung anong gusto mo. I can't give you a grand one, but I should at least know. I want a simple beach wedding. Tahimik lang at walang gaanong bisita. Mga malalapit lang sa akin. She was asking too much, pero iyon talagang gusto niya. Hindi kailangan na magkarambang wedding gown o mamahaling pagkain. What do you think of Cabo San Lucas in Mexico? Magandang beach doon, parang Las Vegas yan ng Mexico. Mabilising maayos ang kasal natin. It's perfect for a beach wedding. Pwede tayong tumuloy doon pagkatapos ng check-up ni RV. Hindi na tayo sa Las Vegas magpapakasal? Yes, and feel free to choose your wedding dress. Thank you. I know I'm asking too much, but this is our wedding. You should be happy about it. Nabawasan ang kapormalan ng boss Daniel. His eyes even smiled when she looked at him. Ngalingaling halika niya ito. She remembered the heated kiss they shared before. Gusto niyang ulitin iyon. Pero may karapatan ba siya na halika nito? Kiss na ate. Tagal naman. What makes you think that we will? Huwag na kayong killjoy. Kung mahal niyong isa't isa, hindi ko yung mahihiyang mag-kiss. Go inside your room, young lady. At huwag kung ano-anong binabasa at pinapanood mo. Namaywang si RV. Kuya, 30 na po ako, hindi na ako baby. What's wrong with kissing anyway? Hindi na to Spanish era. Sorry ang nahiya kay Daniel dahil sa inasal ni RV. I'm sorry about that. Iba na talaga mga bata ngayon. Magpahinga ka na, marami pa tayong gagawin bukas. Laptop naman ito, binuksan nito at trabaho uli ang hinarap. He was back to be informal. Daniel, salamat sa pagbabago ng isip mo tungkol sa kasal natin. Hindi mo alam kung gaano ka-importante sa akin to. It's your day. Hindi ko dapat kalimutan iyon. Don't forget to invite your friends. Sasabihan ko rin ng mga kaibigan ko na Cabo San Lucas at sila tumuloy. Pati ang kaibigan kong kambal na patay sa'yo. Hindi kaya pigilan nilang kasal natin? Itatali ko sila sa puno ng niyog. Pwede silang manood pero hindi nila mapipigil ang kasal natin. So take a rest now. Hindi ko kakalimutang bumili ng panali sa kanila. Hindi na yan napigil ang humalakrak na makapasok sa kwarto. Marunong palang magbiro si Daniel. Akala niya'y seryoso ito. Oh my God! Oh my God! You are marrying Daniel Montenegro? I'm gonna die! Tili ni Bendita. Nasa France ang mga ito nang tawagan niya para pumunta sa Mexico. Mangkukulam ka talagang bruha ka. At si Daniel Montenegro pa talagang binulag mo. It's cold love. Hindi ko alam na magkikita uli kami sa Manila. Nang sumunod na makipagkita siya sa akin, he asked me to marry him. Nanginginig ang mga matang sabi niya. Pero hindi niya maramdaman ang pagdadalawang isip na nararamdaman niya nang pumayag siyang magpakasal kay Jacinto. Maluwag ang dibdib niya nang pumili siya ng wedding gown pati na rin ang wedding ring nila ni Daniel. Love ka dyan. Ako ang mahal nun. Isang malaking pagkakamali na inimitahan mo kami sa kasal ninyo. Pipigilan kong kasal nyo. Sige, itatali ka ni Daniel sa tuktok ng puno ng niyog kapag nag-attempt kang pigilan kami. Basta, happy ako for you. Nasaan nga palang Kuya Moises mo? Dadating ba? Tiyak na tututol siya. So parang nagtanan kami, Daniel. Bruha ka tagalaga? Tanan ka pa dyan? Ang tatanda na ninyo. Sige na nga, happy na rin ako. Kasi jahe naman kung may hot Mexican guy na makakita sa akin sa tuktok ng puno ng niyog. Baka isipin niyang baliw ako kaya itinali ako doon. Maya-maya ay naman siya lang mga ito kasama si RV. Nagbilin siya ng mga ito na huwag pagurin si RV. Masyadong maaraw dito. Komento ni Catalina, ang asawa ni Dustin. Ito ang dream wedding ng bride ko. Bakit mukha kang naglalamay? Akala ko kasi sa Vegas ang kasal mo, wala na akong chance magpalit ng outfit. Buti na dala ko ang white lady costume ko para sa kasal mo bukas. Baka gusto mo ng corpse bride costume, Eloisa? Hindi na. Masyado na. Masaya na ako sa gawan ko. Daniel, may isa pa kaming isinama. Isinamaan niyo sina Mama at Papa? I know you told us not to. Pero hindi yata fair na wala sila sa kasal mo. They've been anticipating for this all their lives. Iho, I'm so happy you're marrying soon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Iniisip mo bang makikialam ako sa kasal ninyo? I'm sorry, Ma, Pa. Where's your bride? Binalikan siya ni Daniel at ginagap ang kamay. Nanlamig ang buong katawan niya ngayong magkaharap niya ang mga magulang nito. Eloisa, my parents, Fernando and Daniela Montenegro. Ma, Pa, my future wife, Eloisa Hermosura. Good morning po.
Hindi ba ikaw kasama ni Jacinto sa restaurant? Siya ang pakakasalan ni Jacinto. Nakita ko sa magazine. What do you think you're doing? Nagulat siya sa pagtataas ang boses ng ina ni Daniel. Doon tayo sa suite ko, maapa. Sinan niya sanil na lang nito ang mga kaibigan. Hinatak ni Daniel ang kamay niya papunta sa penthouse. May apat iyong malalaking kwarto. Daniel, alam mo ba kung anong gulong itong ginagawa mo? You're taking someone else's promised wife. Ma, akong pinili ni Eloisa. Si Daniel po ang mahal ko. Kakausapin din po namin si Jacinto sa tamang panahon. Aayusin po namin ito. For now, pwede po bang maging masaya kayo para sa amin ni Eloisa? Matagal na ninyong gusto ito. But we already had enough trouble with Jacinto. It's just... Bumagsak ang mga balikat ni Daniela. Hindi kumibong ama ni Daniel. Magpahinga na tayo, Fernando. Sanang ito toong pagmamahalang nararamdaman mo para pakasalan siya at agawin kay Jacinto. Make sure she's worth it. Huwag mong pansinin sina mama. They're just upset. Kaya hindi ko sila inimbitahan dahil alam kong tututol sila. Am I really worth it, Daniel? Hinaplos ito ang pisngi niya. For a moment, she saw softness and concern in his eyes. Ang alam ko lang, hindi ako papayag na saktan ka ni Jacinto. Relax, tomorrow is our wedding day. We will make this work. Tumango siya. Sana lang ay maging maayos ang pagsasama nila kahit hindi sila nagmamahalan. Mukhang umpisa pa lang ng kasalan ni na Daniel at Eloisa ay madaming problema ng kakaharapin ng dalawa. Ano kaya mangyayari kapag nalaman ni na Moises at Jacinto na kasal ng dalawa? Abangan!